Yun o. Magandang umaga mga ka-Eltry. Shoutout po sa mga nanonood ngayon. Stay safe po sa atin lahat ha. At sa mga nakapanood ng mga iba pa nating previous video. Kudos po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ngayong day off, usapang pampalamig at air filter ng makina naman muna tayo, no? Pag-usapan na rin natin kung bakit yung ibang L300 ang ngayon ay buhay pa. 32 years in service lang naman at keep going pa. Biruin mo yun mga idol, hanggang ngayon nasa kalsada pa at buhay na buhay. Ano ba ang sikreto dito? Kaya ba natin gawin yun? Well, para sa akin, ay isa na dito yung basic na temperature monitoring. Kaya eto na mga idol, share ko lang ang kwento ng L300 ko. Grabe talaga itong CL3 natin guys, no? Minsan nakikita mo sa highway, luma-luma ng angkaha, pero hanep kung tumakbo, may hatak pa. Isa lang ibig sabihin nun guys, kondisyon ng makina, well maintained. Well, balik tayo mga ka-L3, no? Di na tayo magpapakadalubhasa pa. Alagan tubig lang at coolant for maintaining our engine, not to go in high temperature. Malaking bagay na yun sa makina natin para tumagal. So, let's say na ginawa mo naman at ganun pa rin. Siyempre, that's the time na pa-check up mo na sa mga eksperto. Hindi na basic yan. Yung sa atin lang ay yung basic na kaya natin gawin. Tama po ba mga ka-L3? Tama. Di malayong mag-overheat din kapag natuyo or napabayaan mo ng salin. Ang tubig kasi guys, madaling mag-evaporate yan kapag kumulo sa sobrang init. Siyempre, wala kang ibang gagawin kung di huminto ng sapilitan, palalamigin mo ang makina at saka muling sasalinan ng tubig ang radiator. E paano kung biglaan nasa highway ka or nasa madilim ka, di abala pa, di ba? So guys ha, ang anti-freeze daw ay liquid, typically one based on ethylene glycol. Ito direktang hinahalo sa tubig para lumamig at saka ay binubuho sa radiator. Nire-regulates nito ang temperature ng makina habang nasa kasagsagan ng init. Ang coolant ay may kakayahang magpababa ng temperature at kapag nabomba at nahigo papuntang engine block, pinapanatili nito ang kakaibang temperature para tuloy-tuloy ang takbo ng makina. Ang tap water ay may mga kasamang minerals at lalo na kapag natuyo o naiga. Minsan ito ang nagiging sanhihin ng bara ng radiator natin. Kasi nagde-deposits yung mga minerals na naiwan sa loob ng radiator hanggang sa mga dinadaanan ng tubig sa loob naman ng makina natin. Ang mainam na gamitin na tubig ay distilled or mas maganda pa ka kung available yung deionized. Talagang purong tubig at walang solids yun o minerals. Yun nga lang medyo may kamahalan. So yun mga ka-L3, basic lang naman gawin kahit nasa garahe tayo ng bahay natin. Or pwede rin naman ipasabay natin once napasyal tayo sa casa or shop. So sa ganitong paraan, mapapahaba natin ang buhay ng L300 natin. So yun guys, no, huwag natin kalimutan isabay na rin ang paglinis ng engine air filter. Importante ito, walang pinagkaiba ito sa tao, need din ng makina makalangkap ng malinis na hangin. Sa tao, malinis na hangin ang kailangan, nang sa ganun bumilis ang function ng organ natin.
So ganun din sa makina, need niya ng malinis na hangin para sa combustion process, para magkaroon ng maayos na energy conversion. Ang filter ay napaka-importante. Sinasala nito ang mga airborne contaminants gaya ng dumi, likabok, dahon at iba pang solid particles na maaaring makapasok sa loob ng makina at dahilan ng pagkasira nito. Ito guys, may makikita ko sa inyong mga symptoms ng mga baradong filter o madumi. Ayan, para malaman mo kung kailan mo siya lilinisin din. Ayan ang una. Maduming filter. Ayan yung una, siyempre. Makikita mo agad. Then, patakaw siya sa gas. Mapapansin mo, pa na yung karga mo. Tapos yan, minsan mawala sa tempo, maingay na makina, warning light kung mayroon indicator, humihina ang batak, may itim na usok na may kasamang apoy, malakas na amoy ng gasolina. So yun lang mga senyales, no? Oh, kung akalain nyo mga ka-L3, sa simpleng barado lang ng filter, ang dami na ang pwedeng mangyari na pwedeng ikasira ng ating sasakyan. So hanggang dito na lang ulit mga ka-L3. Ito po si Glenn TV, the Day of Vlogger, na ay nakatulong sa inyo at nakapagbigay idea. So mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe na lang po. And please, pa-like and share na lang po. Hanggang sa muli!